Colossians chapter 3 verse 12. Sabi dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Mga kapatid ko sa Panginoong sa anibersaryo. So pwede na po kayong maupo, mga kapatid ko sa Panginoong sa Kristo, sa presensya ng ating Diyos. So happy 31st anniversary sa inyong lahat na nandito ngayon. Sa lahat ng mga manggagawa lalo na. At salamat sa Diyos. At nako, ako'y naging kaparte ngayon sa inyong pagdiriwang ng 31st taong anibersaryo. So, bihira lang ang mga pagkakataon na ganito na mapapasama sa ganitong okasyon o pagdiriwang. So, isa pong karangalan na mapapasama po sa inyong pagdiriwang sa inyong anibersaryo na 31 taon na. So, sa ating mensahe ngayon, aking nababasa dito sa inyong nakalagay sa inyong imbitasyon sa card, no? Na kung saan nababasa dyan ang 31st na belonging to Jesus. Ibig sabihin yan, pag-aari na kayo ng Diyos sa loob ng 31 taon. Sinong naniwala na pag-aari siya ng Diyos? Ha? Pag-aari na tayo ng Diyos ayon sa inyong nakasulat sa invitation card, 31st year belonging to Jesus. Amen? Pag sinabing belonging, ay pag-aari na. Pag-aari na tayo ng Panginoon. Bakit nangyayari yun? Dahil pinili kayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Amen? At yan po sa aking pagbasa o sa ating binasa kanina. Ang sabi, ulitin ko, kung nakikinig kayo sa pagbasa, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya. Amen. Sinong mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos? Taas ang mga kamay. Lahat po tayo na nandito ngayon, hinirang at pinili ng Diyos. Pag-aari na tayo mula nung tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Pag-aari na tayo ng Panginoon. Amen? Pinili tayo ng Diyos. Kaya nga ito ang ating paksa sa mensaheng magbibigay inspirasyon. Pinili ka ng Diyos o pinili tayo ng Diyos. Amen? Sa simula pa lang, pinili na tayo ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lang tayo, bago pa lang tayo, itinaglilihi ng ating ina ay nasa pinili na tayo ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Ha? Saan ito matatagpuan? Jeremiah 1:5. Ang sabi doon, pinili na kita bago ka ipinaglilihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Ito'y patungkol kay Jeremiah. Pero ang sinabi ito, hindi lang para sa kanya. Para sa kanyang mga
lingkod o mga alagad o tagasunod. Amen. Naniwala ba kayo? Hello, may kausap ako. Ha? Pinili tayo ng Diyos at tinawag upang maging lingkod niya sa kapanahunan. Amen po? Ha? At ang pagpili niya sa atin ay hindi basta-basta. Amen po? Hindi basta-basta ang pagpili niya sa atin dahil ang Diyos hindi niya tinitingnan kung ano ang iyong kalagayan. Hindi niya binabasihan kung ano ang ating mga nakaraan. Gaano man tayo karumi sa paningin ng tao, kung marumi man tayo sa harapan ng Diyos, hindi niya tinitingnan yun. Hindi niya tinitingnan kung anong background ng pagkatao natin. Hindi nakabase o hindi siya bumabase kung ano ang ating kalagayan. Amen po? Sabi nga doon sa Eksodo, Kabanata 4, talata 10 hanggang 12, ang sabi dito, sinabi ni Moses, Panginoon, sa mula-mulanay, hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Ito nga, pautal-utal akong magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihan? Bumulag, hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Anong ibig sabihin nito? Ano man yung kapintasan natin, bulol-bulol man tayo, o ano pa man yan, pinipili na tayo ng Panginoon. Kung bulol man tayo, tuturuan niya tayong maging matuwid ang ating pananalita. Amen po ba? At ang pagpili ng Diyos sa atin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Maganda ang kalooban ng ating Diyos. Kaya kahit ano ka man, ano man ang iyong nakaraan, pag pinili ka ng Diyos, ha, magbabago ang iyong buhay. Amen? Hinirang ka ng Diyos upang italaga para sa Kanya at minamahal ka niya ayon sa ating pagbasa. Amen po? Ang inyong abang lingkod, di ko akalain na mapapabilang ako sa ministering ito ni El Shaddai. Dahil wala sa plano. Ang inyong abang lingkod, katulad ng mga kabataang itong edad na ito, na 14 anyos pa lang, sa panahon ko, o siguro alam naman yung kaedaran ko, sa panahon ko, hindi pa uso yung ganito. Pasisimula pa lang nung panahon yon ang tinatawag na charismatic movement. O sa edad kong yung 14, talamak na ako sa pagkaalipin ng iba't ibang bisyo. Lasinggiro, sugarol, pambabae, punta sa beer house, mga nightlife, mga gawain na makamundo, alipin sa iba't ibang bisyo. Talamak sa pagiging sinungaling. Talamak sa pandaraya ng kapwa. Pero, grabe
ang pagpili ng Diyos sa atin. Hinihirang niya ang tao hindi ayon sa ating mga ginagawa. Ano man yung ginagawa nating lumang buhay na hindi kalugod-lugod sa ating lipunan, dalako po, kapag dumarating na ako sa isang samahan, unti-unti silang nag-aalisan. Naiwan akong mag-isa. Bakit? Iniiwasan nila ako. Bakit nila ako iniwasan? Dahil kapag kasama na nila ako, nakainom na ako ng kaunti, hahabunin ko na sila ng away. Nangihiram ako ng tapang sa alak. Mayabang, kahit maliit. Mayabang ako. Kayabangan, numero uno. Umiiwas ang tao sa akin dahil ginugulo ko sila. May naglalaro din ng basketball. Pag dumating ako, papahinto ko. Hinto ang laban na yan. Kukunin ko yung bola. Hindi naman ako pinapatulan. Walang pumapatol sa akin. Kahit anong gawin kong hamon ng away, hindi ako pinapatulan dahil nakita nila maliit naman ako. Kasi hindi mo ganito nung araw. Payatot! Payat na payat! Tapos maliit pa. Hindi ako pinapatulan. Hanggang sa napunta ako ng Maynila, 1975, 18 years old ako. Dala ko taga Cebu. 18 years old, pumunta naman nila. Lalong sumama ang aking pamumuhay. Dahil nasama ko ng mga mas masasama sa akin. Nasama sa mga sindikato. Nasama sa mga illegal na gawain. Pag nanakaw, pang hold up. Nasama ako niyan. 1977 hanggang 80. Pero tingnan niyo po, bakit ko naikwento? Dahil kapag pinili tayo ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Amen? Kaya hiniram tayo ng Diyos, hindi ayon sa ating mga nakaraan. At ang paghirang ng Diyos sa bawat isa sa atin ay sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Biyaya ng Diyos ang pagpili. Kagandahang loob ng Diyos ang pagpili sa bawat isa sa atin. Amin po ba? Ngayon, bilang Kanyang pinili at pag-aari, dahil sinabi ko nga, sabi ko, belonging to Jesus, pag-aari tayo ng Panginoon. At bilang tayo'y mga pag-aari na ng Panginoong Hesukristo, ay dapat ang ating mga puso o ang laman ng ating mga puso ay magiging maayos. Amen. Babaguhin na natin ang laman ng ating puso. Tuluyan na natin baguhin. Dahil, alam niyo po, kahit na sabihin man natin matagal na tayo sa gawain, marami pa dito sa atin, hindi pa tuluyang nagbabago ang laman ng puso. At bilang hinirang tayo ng Panginoon, pag-aari tayo ng Panginoon sa Kristo, dapat ito ang maging laman ng ating puso. Bilang mga pag-aari na niya, ilan lang itong letter M na aking ibabahagi sa inyo. Ang unang letter M, mga kapatid ko sa Panginoon, na ayon din sa ating pagbasa, ay ang pusong mahabagin. Mahabagin. Anong ibig sabihin pag mahabagin? Naawa? Nahabag? Sa kalagayan ng kanyang kapwa? Pag sinabing mahabagin, nahabag sa kalagayan ng kapwa. At yan ang ugali ng ating Panginoon. Yan ang puso ng ating Panginoong Hesukristo.
Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay mahabagin. Kaya tinawag na niya tayo dahil nahabag siya sa ating mga kalagayan. Inaabot niya tayong lahat. Ano man ang ating mga uri ng pamumuhay. Kaya dapat tayo, katulad ng ating Panginoon, na maging mahabagin. Amen po? Nakikiramay tayo sa mga taong dapat pakikiramayan. Yung taong mga mahihirap, yung taong nangailangan ng tulong, makikiramay tayo sa mga taong nagluluksa, dumaranas ng kalungkutan, kapigatian, dapat marunong tayong mahabag. Amen po? Yan po ang isa sa dapat na nasa ating mga puso bilang pag-aari na ng Panginoong Hesus. Hindi lang lingkod, kundi pag-aari. Taas ang kamay ng mga pag-aari ng Panginoon. Ipalakpak yan sa Panginoong Jesucristo. Dahil isang kadakilaan, isang biyaya ng Diyos na tayo hinirang at pinili niya sa kapanahonan. Pangalawa na letter M ay matulungin. Ha? Matulungin. Ibig sabihin, maganda ang ating kalooban. Matulungin din tayo. Magkakaugnay ang lahat na ito. Mahabagin ang resulta kapag nahabag tayo, tumutulong tayo. Amen? Kapag nahabag ka sa kalagayan ng iyong kapwa, nahabag ka dahil sila'y nasunugan o lumubog sa baha, na ikaw naman hindi ka nilubog, hindi ka man nasunugan, may maitutulong ka naman dahil nahabag ka, nagbibigay ka ng tulong sa kanila. Amen? Hindi pwede yung mag-pray ka, sister. Ha? Oh, mahalaga ang mag-pray. Pero kung humingi sa atin ng tulong, oh, kahit hindi na humingi ng tulong, kung nakita na natin na kailangan ng tulong, pusa natin, tutulungan. Amen po? Hello? Hindi dapat baliwalain ang mga taong nangangailangan ng tulong. Minsan tayo, binabaliwala natin. Minsan nga, naging negative tayo. Pag may humingi ng tulong sa atin, isip natin, racket ito. Sindikato ito. Ha? Naisip natin, pag humingi ng tulong sa atin yung may mga taong nangailangan talaga, racket na naman ito. So, bakit totoo yun? Kaya dapat marunong tayong magsuri. Mag-discern. Kailan nandun yung discernment natin na kung talagang itong taong ito ay kailangan ba ng tulong o na naman pala. Oh, ganun. Diyan makikita yung discernment natin. So, kailangan marunong tayong tumulong, maging matulungin tayo sa ating mga kailangan na bigyan ng tulong. Amen po? Pangatlo, salitang mapagpakumbaba. Amen? Ito po yung sinasabi ng ating pagbasa. Kung ating balikan ang sabi doon para malinaw sa inyong unawa ngayon, sabi doon, itinalaga para sa kanya at minamahal niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin. Dito ko rin kinuha yung dapat nating mga puntos na papakinggan. Maging mahabagin, maganda ang kalooban. Ha? Diba? At sabi pa dito, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Kaya nga, kasama na doon sa sinasabi ko, ang salitang matulungin. At ang pangatlo ay ang napagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Kababaan ng loob.
Dapat kababaan ng loob ang makikita sa atin. Hindi kayabangan, hindi kataasan ng loob. Hindi porkit ikaw ay mas mataas, ikaw ay may natapos na kurso, teacher, o ano ka paman, mataas ang iyong tungkulin sa lipunan. Dito sa gawain, coordinator ka, mataas ang katungkulan mo, hindi porkit nakakataas sa'yo ay kung ano-ano na ang sasabihin natin sa ating mga kasamahan. Sisigaw-sigawan na natin. Amen. Hindi porkit ikaw ang nakakataas, sisigaw-sigawan mo na yung iyong mga nasasakupan. Amen po ba? Ang mapagpakumbaba ay kinalulugdan ng Diyos. Nalulugod ang Diyos sa mga taong may kababaan ng loob. At ang sabi, ang mapagpakumbaba ay itataas. Habang binabagsak ka ng iyong kapwa o sino pa mang ibig magbagsak sa iyo, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang lalo kang maitaas. Lalo kang makilala. Kaya pag ikaw wala kang kasalanan, tapos tinutuligsa ka, sinisiraan ka, kung ano-ano ang mga sinasabi tungkol sa iyo, huwag mo lang pansinin. Hayaan mo lang. Sabi nga sa kanta, Nosi, Nosi Balasi. Sino? Sino ba sila? Di ba? Huwag kang paapikto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kang paapikto sa mga taong gusto tayong panghihinain. Amen? Bakit? Pag-aari tayo ng Diyos. At kapag pag-aari tayo ng Diyos, kakampi natin ng Diyos. At kapag kakampi natin ng Diyos, walang pwedeng tumalo sa atin. Kapag kakampi mo ang Diyos, tayo'y magtatagumpay. Amen? Ha? Kaya, nagigiligipit man tayo, o ano pa mang ginagawa ng ating kapwa, ha? Patuloy lang tayong magpapakumbaba. Kahit na mayroon tayong sinasabi, pwede naman tayong lumaban, pero huwag na lang tayong magsalita. Bakit? Para hindi na lumaki ang isyo. No? Huwag nang lumaki ang isyo. Huwag nang pansinin. Kasi hanggat di mo pinapansin yan, wala na mapuputol na. Wala eh. Kahit anong gawin mong, kahit anong gawin nilang isyo sa'yo, anong paninira sa'yo, hindi ka naman kumikibo, wala, iiwan ka na lang, bandang ulit. Diba? Kasi ang Panginoon, nung pinaratangan siya, nung kinakausap siya, hindi siya nagsasalita basta-basta. Ikaw ba ang Diyos? Sabi ng mga tao na umaalipusta sa Kanya, na nagpe-persecute sa Kanya. Ikaw ba ang Kristo? Ano sabi niya? Sinabi ba niya, oo, ako. Nung tinukso siya ng demonyo, kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito, pero hindi niya ginawa. Hindi niya pinapakita yung kapangyarihan niya. Patuloy siyang nagpakumbaba. Sa harapan ng mga umalipusta sa kanya, yung nagpipersecute sa kanya, ang sagot lang niya, ikaw ang nagsabi. Di ba? Nung sinabi, ikaw ba si Kristo, anak ng Diyos? Ikaw ang Diyos? Tagapagligtas? Ikaw ang nagsabi. Di niya sinabi, oo, ako. Ikaw ang nagsabi. No? So napakahalaga sa ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos at pag-aari ng Diyos, pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo, dapat aglay sa ating buhay, laman ng ating puso, ang mapagpakumbaba. Amen! Ang pangapat, na letter M, mahinahon. Mahinahon ba tayo?
Pag sinabing mahinahon, hindi basta nagagalit. No, magkakaag-ugnay yung sinasabi ko. At sabi naman ng Panginoon dito sa kanyang sinabi sa ating binasa. Kapag mahinahon ka, hindi ka padalos-dalos na nagsasalita agad ng masasama. Kaya nandoon, may papakita na na ikaw ay talagang pag-ari ka na ng Diyos, ikaw ay lingkod ng Diyos, nasa iyo na ang bunga ng Banal na Espiritu. Bakit? Marunong ka na magpigil sa sarili. Marunong na tayong magpigil at mahinaho na tayong magsalita. Inaaway ka na, pero di ka pa rin kumikibo. Inaratangan ka na, pero di ka pa rin kumikibo. Hello. Ha? Sinong mga lingkod ng Diyos at pag-ari ng Diyos? Tayong lahat na nandito ngayon. Grabe ang biyaya ng Diyos dito sa lugar ng Mother of Redeemer dito sa Diparo. Bakit? 31 years na silang pag-aari ng Diyos. Kaya yung pagpapala nandiyan lagi. Walang pinabayaan na lingkod ng Diyos. Dahil kapag tayo'y pag-aari ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga dapat sundin natin ang gusto niyang mangyari sa ating buhay na dapat maging mahinahon tayo, mahinahon ang ating mga puso. Huwag tayong padala ng emosyon. Na kapag nagpadala tayo ng emosyon, magkakasakit tayo. Nandoon na yung tataas ang sugar mo, tataas din ang BP mo, lahat ng functions ng ating katawan magtataasan, wala na sa normal. Kapag stress ka na, kapag galit ka na, wala na. Wala na sa ayos ang functions ng ating mga o sa loob ng ating katawan. Hindi na dadaloy ng tama ang dugo sa ating mga ugat. Amen? Kaya, maging mahinahon tayo. Pagpipigil sa sarili. Amen? Huwag tayong mainis. Huwag na tayong magpadala sa ating damdamin. Damdamin lang kasi. Tayong iba, maraming kapatiran tayong umalis sa gawain. Nainis sila eh. Nainis sila. Hindi sila naging mahinahon sa kanilang isip, sa kanilang puso. Galit sila, nainis sila. Bakit walang tulong ang ministry sa kanila ng panahon ng pandemya? Kaya yung iba, wala na. Umalis na. Kasi kahit na pag-aari tayo ng Diyos, kung gusto natin umalis, hinahayaan tayo ng Panginoon, hindi tayo pinipigilan. Kasi ganun ang ating Panginoon, binigyan tayo ng laya ng pagpili. The choice is yours. Your decision is your destination. Kaya, ano dapat nating desisyon? Dapat maging mahinahon ang ating mga puso. Amen? Pagpipigil sa sarili. Paano mapipigil? Huwag pansinin. Huwag na silang pansinin. At pagpipigil sa sarili para mapipigilan natin ang ating mga sarili. Mag-pray tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, tulungan mo akong makapagpigil na aking sarili. Pigilin mo aking sarili na magalit. Punuin mo ng pag-ibig ang aking puso. Kasi kapag puno ng pag-ibig ang ating mga puso, resulta niyan, baliwala lahat.
Nandoon na yung pagpipigil, pagtitiis, o ano pa man yan. Ha? Amen. So, napakahalaga na ang pagiging mahinahon na lingkod ng Diyos na pag-ari ng Panginoong Diyos ay nasa kanyang puso. Pusong mahinahon. Amen. At ang panglima, ito na yung panghuling letter M. Matiisin. Nagtitiis. Sino mga matiisin? Itaas ang mga kamay. Italakpak yan sa Diyos. Yung pagparito ninyo, pagpapakita ng matiisin yan. Ang init kaya, oh. Hindi sapat yung malaking electric pan. Nagpapawisan pa rin tayo, di ba? Yun ang pagpapakita na matiisin tayo. Matiisin tayo sa pagbiyahe, mainit. Ako, galing ako ng district. Distrikto, umalis ako doon kanina, alas 11, dumating ako dito. Anong oras na? Alauna na. No? Bakit? Dalawang oras ang biyahe. Ang traffic. Buti nga, naka-move it ako eh. Sumisingit-singit pa yun. Eh kung naka-four wheels ako, yung nag-commute ako, baka wala pa ako dito ngayon. Kaya grabe ang pagtitiis ng isang lingkod, makarating lang sa kanyang pupuntahang misyon. Kayo ganun din. Makarating lang kayo dito ngayon, dahil hindi taga rito lahat eh. Sinong taga rito lahat sa mga kamay? Yung dito mismo sa lugar na ito ng Diparo. Tapos nga ang mga kamay ng mga bisita lang. Marami-rami din. No? Kaya ang pagpunta natin ay pagtitiis. At kahit yung mga nandito may pagtitiis pa rin. Matiisin ang dapat makita o laman ng ating mga puso. Matiisin sa mga tungkulin, lalo na mga manggagawa, mga tungkulin na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Marunong magtiis ng hirap. Amen.